Doc, effective po ba ang pagugluta at pwede po ba ito sa ating lifestyle na low carb and fasting lifestyle? Very common po ito tinatanong ng atin pong mga kababaihan. Ito po si Dr. Iris, isang Filipino-Canadian medical doctor na nakabase dito sa Vancouver, Canada. Tumutulong po ako sa mga kababayan natin worldwide para i-optimize ang health and wellness in a very natural and holistic way. Marami tayong mga pamamaraan para makatulong, marami tayong mga libreng workshops. Hindi ito ina-offer sa iba pang platforms. Ito po ay mga training programs, mga resources, matatagpuan lahat sa levelupwithdriris.com, and it goes beyond yung physical wellness. Meron tayong mga trainings kahit po sa pangkabuhayan, meron tayong training sa mental health, meron tayong mindset expansion, pati emotional wellness. Kailangan lamang mag-register. And once you register, make sure you read your email para makita doon yung mga instructions on how to proceed. So balik tayo dito sa usaping gluta. Very, very common po, ano? Karamihan ng ating mga kababaihan are taking this because of the whitening effects. Pero ano-ano nga ba talaga ang benefits ng gluta? So glutathione is a natural antioxidant po. Ito ay napuproduce sa loob ng ating katawan. Ito ay very effective. It has many things that it does para ma-improve yung ating immune function. So, yun nga po, number one, it is an immune function enhancer. So, napakahalaga nito kasi pinapataas niya yung resistensya ng ating katawan. Number two, meron siyang carcinogenic protectant effect. Ibig sabihin, ito ay nakakatulong para protektahan tayo against getting cancer. So, in this way, ito po ay very beneficial din. Number three, dahil po siya ay isang antioxidant, it also helps in the elimination of certain chemicals. So, trabaho po niya po, ano, dahil siya ay produced in the liver and liver is a big detox organ, yung glutathione is also helping to detox through the elimination of chemicals. Number four, nakakatulong din po ang gluta sa pag-recycle ng vitamin C and vitamin E. Kaya naman talaga may effect siya sa ating skin, sa ating collagen, sa atin pong panglabas na kagandahan because of these effects. And number five, ibinababa niya yung oxidative stress. So ito is a very big thing po that promotes yung mga pagbabara ng ugat, yung pag-wear out ng ating mga cells, yung oxidative stress na tinatawag. And so gluta is helping with this, na ibaba ito. And this is why it's a very powerful antioxidant. So yan po yung mga limang benefits ng glutathione. So without a doubt, it is something that's very beneficial for us. Plus pa yung extra niya na hinahabol ng mga kababaihan, which is the whitening effect. Sana po meron ding pampadark kasi ako naman yun ang kailangan ko. Kaya lang walang pampadark. Anyway, ito po ay effective na antioxidant. Effective din po itong whitening. Ngayon, depende po syempre sa kanyang mode of delivery. So bakit hindi equally effective yung glutathione na tinitake orally versus yung ibinibigay po via injection? Well, it's because of two things. Number one, yung iniinom natin na oral gluta, yung dumadaan po ano sa ating bibig, pumunta sa ating gastric tract, that a big part of that gets broken down by an enzyme na matatagpuan natin sa ating intestinal tract. And itong enzyme na ito, yung gamma-glutamyl transpeptidase. So itong enzyme na ito, bine-breakdown niya yung ating gluta na iniinom. And so, in that way, onti na lang yung matitira na magiging bioavailable. Ibig sabihin, yung magkakaroon ng epekto na yon para magbigay sa atin ng benepisyo, yung mga benepisyong nabanggit ko. And a big part ng iniinom nating oral gluta becomes degraded. So ito ay hindi na nagiging bioavailable. So in that way, the oral route talaga, oral route, is not as effective as yung intravenous po, ano? Kasi pag pinadaan sa ugat, diretso na po yun, hindi dadaan sa tiyan. The other way pala, how you can degrade glutathione is the first pass effect sa liver naman. So, in that way, you know, na-destroy na siya doon sa ating gastric tract, nagkaroon pa ng first pass effect sa atay. And so, ang mangyayari sa kanya is, hindi siya magiging talagang bioavailable compared sa intravenous. Ngayon, ang good news, meron na rin pong mga kumpanya na gumagawa ng glutathione na hindi oral, kundi sublingual. Ibig sabihin, sa ilalim ng dila, so ang kanyang mode of absorption is mababypass na yung gastrointestinal tract and usually nababypass din yung first pass effect and so mas mataas yung kanyang bioavailability compared doon sa oral na iniinom pa na madedegrade pa doon sa ating tiyan. So in this way po,
Yes, the gluta can be quite effective if it becomes bioavailable. Yun po yun, right? Because by itself, it is highly beneficial, pero ang tanong, nakakarating ba talaga siya sa ating system? And many of the oral forms, they don't. They don't really become highly bioavailable. So, yung mga iba pang modes of delivery like sublingual and also intravenous are much better modes of delivery. Word of caution lamang doon sa atin pong mga intravenous na modes of giving glutathione, kailangan yung mga reputable centers po, ano, because some people can develop allergic reactions and this can be quite severe to the point na life-threatening po ito. So, kailangan yung center na magbibigay sa inyo ng inyong intravenous gluta ay katiwatiwala at may capacity to treat emergencies po kung mangyari man lamang itong severe na mga allergic reaction, what we call anaphylactic reaction, mga immediate allergy sa glutathione po na ibinigay through the intravenous na pamamaraan. So overall, ito ba ay okay na i-take sa ating lifestyle? Usually naman, yung mga nasa tablet form, either yung iniinom or sublingual, usually they don't normally contain high amounts of sugar naman po. So yes, they are okay naman sa ating lifestyle. They are beneficial as long as maging bioavailable siya. So it is okay to take with our lifestyle. Yun lang, word of caution lang doon sa ating intravenous mode of administration. Kung kailangan ng extra gabay, join my various communities. Kailangan ako makausap sa Zoom, join lang po sa ating community para makita ang link. I am always wishing you holistic wellness. Stay healthy and stay low carb.